ka camping, Amboy, nagpamahagi ng mga libreng lapis at papelos kung supplies ang Tao Gama P. Kabanatuan City Chapter sa barangay o sa Emboscado Elementary School kahapon. Makikita sa mga food stages at ipinadala ang ligaya at tuwa ng mga mag-aaral sa inihandog ng mga school supplies nitong Tao Gama P Chapter ng Kabanatuan City. At kasama nga o kakamping Amboy, ang mga dumalo sa nasa aking programa ay sina chairman ng Kabanatuan City Council, Alejandro Tomas Pitoriano, at vice chairman, yan, kasama si Granda Triskillion ng Kalibangbangan, Konsehal Okison Bonifacio, at former Grand Triskillion Reds Miliete. Laking pasasalamat ang mga guro at mga magulang dahil ang mga fraternity o yung mga samahan na ganito, yung brotherhood na ganito, ay nagsasagawa ng pagkakaloob ng living school supplies para sa mga estudyante ng Emboscado Elementary School. Kakamping Amboy, alam mo yung mga ganitong pagkakataon ay kung titingnan natin noong mga nakakaraang mga panahon, pag sinabing mga fraternity o sorority ang nagiging imahe nila ay magulo o pinagmumulan ng away at sigalot, pero sa mga pagtakbo ng panahon ay pinakikita ng iba't ibang mga grupo, organisasyon o fraternity yung kanilang layunin na bukod sa kapatiran ay ang makatulong din sa lipunan, ganun din sa mga nangangailangan nating mga kababayan. Actually, ilang mga servisyo na rin ang napatunayan ng iba't ibang mga fraternity, lalo na itong Tao Gama, nang makapagbigay sila ng aliw ng mga nakakaraang mga kapistahan sa mga barangay sa Kalibangbangan. Ganun din ang pagbibigay din ng pagkakaloob na tinatawag ng medical and dental mission. Ngayon nga, ito namang pagkakaloob ng mga school supplies para sa mga mag-aaral ng Emboscado Elementary School. Karating Amboy. Okay, at yan nga, kasama natin dyan si si Reg, di ba? Yes, oo, si Reg Miliete. So yung isa sa mga nag-organisa sa sumuporta dito nga sa gawa ito. Pagkakaalam natin, meron silang susunod na project, meron gustong tulungan ang kanilang fraternity na isang batang nangangailangan na kumailalim sa liver transplant. So nagkakaroon sila ng mga fundraising activities para makatulong dito sa batang ito. Yan nga yung sinasabi rin sa akin ni Reds Misa na parang ride for a cause. Magmula sa Kabanatuan City yata o magmula yata sa may Kalibangbangan hanggang doon sa may Vergara Highway yata yon ang magkakaroon ng charity ride para dito nga sa sinasabi mong batang kailangan ng liver transplant. Ang kagandahan dito, kakamping Amboy, yung imahe na nakikreate noong mga nagdadaang panahon na marahas, aguso, at sigalot ang pinagmumulan lamang ng fraternity. Ngayon ay unti-unti ay namumulat ang mga tao, namumulat ang lipunan sa kung ano ba talaga yung kahalagahan ng kapatiran ng brotherhood na katulad nitong fraternity nito. Kaya natatandaan ko rin nung ako'y high school, maraming yung nag-iingan niya na sumali sa mga fraternity. Pero tinanggihan ko yan kasi lahat naman ako kayo, kumbaga sa kapatid ko, kaibigan ko. Pareho tayo mga Bigamboy. Marami rin nag-aniyaya sa atin na sumali sa kanilang fraternity. Pero dahil nga yung mga kaibigan natin ay miyembro din ng iba't ibang mga fraternity, para walang masabi pagka tayo nag-miyembro sa isa, parang ang ibig sabihin kasi may pinipili ka eh. Pero ganun pa man, lahat sila kaibigan mo, pinakamaiingat. Hindi na rin ako nag-miyembro ng kahit anong fraternity. Kundi lahat na lang ay naging kaibigan natin, lahat ay ating pinakikisamahan. Nung araw talaga, makikita mo eh, nagbabatuhan ng mga malalaking bato, naghahabulan ng... alam mo ba, yung kapatid ko, nasaksak pa nga siya dahil sa fraternity. Kaya hindi siya nakagraduate noong araw. Pero, at yung mga ganitong mga aktividad na halos
kung papansinin natin o obserbahan natin kaka kinamboy, makikita natin, magkakaiba lang sila ng pangalan eh, sa fraternity. Pero sa huli, isa lang yung objective nila eh, yung tinatawag na kapatiran at yung pagtulong sa mga nangangailangan. Kaya hindi malabo no, na sa darating ng mga panahon, makikita natin na magkakaiba man yung kanilang mga kinaanibang mga fraternity. Ay hindi tayo nawawala ng pag-asa na darating yung panahon na sila'y nagkakasama-sama sa isang aktibidad. Oh, dapat lang. At yun nga, yung ibang notion kasi nung iba, pagka sumali ka sa fraternity, parang ginagamit lang nila ito, parang pananggalang. Ano, yung iba kasi, nagiging siga eh. Yung iba, tsaka yung dito kumukuha ng tapang, dito kumukuha ng yabang, pagka miyembro na ng fraternity, na kung saan, naniniwala naman tayo na ang bawat fraternity, meron naman silang mga parang tinatawag na discipline committee na siyang nakahandang dumisiplina sa mga kabataan na ang tingin sa fraternity ay samahan para sa mga tangga, no? Din niya. Yeah, parang may mga ganap din scenario noon eh. Na parang nag-aabangan sila, nagagantihan. May mga ganun eh, nagra-rumble. Kaya mainam ngayon, nagpo-focus na sila sa mga charity activity. Mga social services at mga charity events. Ito nga yung concentration nila na pare-pareho naman na yun ang gusto nila, yung makatulong sa mga nangangailangan. Kaya nga hindi tayo nakawala ng pag-asa na darating din yung panahon na magkakasama-sama ang magkakaibang mga fraternity sa isang aktibidad at isang layunin. Ito nga yung pagtulong sa mga nangangailangan nating mga kababayan. Okay, maraming salamat, Kakamping Gian. At yan ang ating report mula sa Emboscada Elementary School. Gian ay nalang nag-uulat.